po ang kwentong ito sa pagitan ni Francine Diaz at saka ni Jada nang umattend ng party itong si Jada at nagparetrato siya katabi si Blythe. Let's go! Seryosong issue po ito na ngayon ay pinag-uusapan na rin po kahit saan. Of course, may anak si Jessa Zaragoza at si Lingdong Abanzado na si Jada. Diba? Isang bata na nangangarap na maging singer din tulad ng kanyang ina. Isang bata na ayon sa kanyang mga magulang mulat-mula ay hindi nagbigay sa kanila ng anumang problema at kahihiyan. Nagugat po ang kwentong ito sa pagitan ni Francine Diaz at saka ni Jada nang umattend ng party itong si Jada at nagparetrato siya katabi si Blythe. Si Andrea Brillantes. Ang sabi ni Jada, kahit naman sino na mag-post sa tabi niya, pagbibigyan niya talaga dahil kapag tumanggi siya, sasabihin naman baka naging arte siya, suplada siya. Tsaka ang liit-liit lang naman po kasi ng mundo ng showbiz, lahat naman ay magkakaibigan, magkakasama, kaya bakit ang hindi? Tsaka party kasi yun eh, kahit na sino mababangga mo dahil lahat kayong artista. Pero yun po, yung pagpaparetrato na yun ni Jada sa tabi ni Blythe ay isang malaking issue pala para kay Francine Diaz. Doon pala. Pinost talaga ni Francine ang matinding niyang sama ng loob at talagang nagkaroon siya ng komunikasyon kay Jada. Let's end this friendship. Wait! Grabe. Na tatagalugin ko na para diretso, di ba? Hindi mo ba alam na ang babaeng yan ang nagtangkang sumira sa aking karir at pagkatao, buti na lang at hindi siya nagtagumpay? May galit agad. Galit na galit siya. Bakit daw po nagparetrato si Jada Abanzado sa tabi ni Blythe? Ito naman ano, kung meron mang away, itong si Francine at saka si Blythe, ano naman ang kinalaman ni Jada doon? Di ba? Baka gusto niya, dahil kaibigan kita, kung magpapansin hindi yan. Ay, hindi po pwede yun. Kampihan ba ang buhay? Yun, baka yun ang gusto ni Francine mangyari. Alam mo ito ha, kahit pa 1,000 tao ang magsabi sa akin na walang hiya ang isang tao, hindi ako maniniwala. Sarili kong bulisyon na pakikipagkaibigan. Ngayon, kahit walang magbulong sa akin na salbahe ang isang tao, ako mismo ang magdedesisyon na lumayo kasi ako nakatuklas na walang hiya pa na. Ganun lang yun. Kaya mo na lumabas yung talagang tunay na ano, di ba? Ngayon po, talagang pinuputakti po ng masasakit na salita si Jada. Sa Twitter, pati nga ako, di ba? Na-RIP nga ako. Yes, ang akin naman dyan, sige lang, magsasawa kayo sa pagiging mamamatay tao nyo. Sanay na po ako na pinapatay, kaya magsasawa po kayo sa pagiging mamamatay tao. Okay lang yan, kaya natin yan. Pero ang isang bata na tulad ni Jada Abanzado na wala naman pong naging issue mulat-mula kahit kanina. Ang masakit dito, yung bata napaka-marespeto. Ayaw pa nung kinakausap natin, di ba? Ayaw yung magbanggit ng mga pangalan at hindi siya kumukumpirma kasi ano daw, unfair naman daw. In respect to the people, sabi niya. Noon yan tinanong ko kasi may nakapagkwento sa akin, naniligawan siya ni Seth Federico. Galit na galit ang mga fans nitong si Francine Diaz. Ang sagot nga doon ni Jada, no comment. Napaka-marespeto po, no comment. Sana po makapag-read between the lines kayo. Ayaw niyang makapanakit, ayaw niyang makasagasa, at ayaw niyang mangdamay ng ibang tao. Yes. Ngayon sasabihin niyo, malikot at malandi. Cloud chaser. Kung magiging cloud chaser po siguro si Jada, ako siya, hindi si Francine Diaz ang gagamitin ko. Hindi sayang. Hindi man siya pag-discipline sa sabihin pa ng ibang tao. Sino yon? Bakit yun ang ginagamit? Kung magiging cloud chaser siya at mamimili siya, hindi si Francine. Friendship ang alam ko na namamagitan sa kanila ni Francine. Ngayon, kung ganyan ang iniisip ng mga tagahanga ni Francine, sana naman medyo katukin nila yung mga ulo nila. Di ba? Mali yan. Porke ba mas marami kayo kaysa sa mga supporters ni Jada, kakawawain niyo tao? Yun. At pati si Jessa Zaragoza, dinamay nyo ngayon, dinadamay nyo. Ano ang sabi ninyo? Tinatawag nyo si Jessa Zaragoza na konsentidorang laos na balyena. Grabe. Ay, gusto ko maging balyena na tulad ni ano? Napakagandang palo. Sexy-sexy, di ba? Tama ba yun? Pati magulang di nyo na irerespeto. Iba talaga ito pag-basher, no? Wala na lang, ano, no? Walang kakilike na mag-posa kung ano-ano. Hindi nag-iisip. At saka sana po, naiintindihan ninyo na ang trabaho po namin mag-interview, magtawid ng mga kwento, ng mga balita, depende sa artista kung paano nilang tatratuhin ang mga katanungan. Tama. Hindi po kami gumagawa ng issue na walang katotohanan. Pinasasagot lang po namin ito sa personalidad kung ano ang totoo sa issue. Ganun lang yun. Kuli, kaya ka sumagot. Jada, no comment, walang pangalan. Oo, at saka in respect to the people involved, sabi niya. At sinabi din niya na nagkausap na rin daw sila ni Francine Diaz. Pero ang dami po kasing nagtatanong sa amin, inuusisa kami kung bakit wala na silang komunikasyon ngayon. Tumabi ka lang sa kaaway niya. Kaaway ka na rin. Mahirap talaga yung ganun. Sabi niya, ano pagkaaway ko? Kaaway. Ay, hindi po ibig yun. Kung kaaway mo, sa'yo kaaway yun. Kaaway mo lang. Kaaway mo lang. Kapag ganun. Di ba sa Art of War may sinasabi, do not interfere when your enemies are fighting. Yes. Eh, hindi naman niya kalaban yung dalawa eh. Kaibigan niya si Francine, katrabaho naman sa industriya, itong si Blythe. So, hindi siya dapat talagang sisihin. Correct. At, higit sa lahat, mas nauna yung mga dalawa at sikat yung dalawa. Tapos siya, kaibigan ang turing niya sa mga nakakasalukuyan. Nako, mahiya po kayo sa inyong sarili sa pangmamaliit kay Jada. Alam mo naman itong batang ito, karespeto talaga ang kanyang ugali. And she took the higher road. Siya talagang
hindi siya nagpakababa sa kanyang level. Di ba? Hindi siya katulad ng ibang personalidad na kapag tinanong ay pumubusan na ang bibig at maninira na ng kapwa. Ito hindi ah. Nag-iisip, matalinong bata. So ibig sabihin mas magandang pagpapalaki nila ni Jessica Seragos at saka ni Dindong Abarzano. Totoo. Sasabihin na naman ng mga supporters ngayon ni Francine Diaz, kamping-kamping kayo. Okay. Tama, mas naiintindihan namin si Jada dahil kilala namin siya mula nung pagkabata. Tama. At alam namin kung ano ang kanyang kakayahang gawin at ang hindi niya pupuwedeng gawin. Kaya kayo na nang mamaliit kay Jada, kilalanin niyo po muna yung tao bago niyo husgahan ng sobra-sobra. Kawawa yung taong inuhusgahan niyo. Ayan. At gaano kasakit kay Jessica Seragos ang nagaganap na ito? Ayun. Masakit bilang isang inada. Sabi nga nila, ang sakit ng nararamdaman ng anak, triple, doble ang nararamdaman ng nanay para sa anak. At nag-iisa itong si Jada. At nagsisimula pa ng career. Yun ang pinakamalala. Bigyan natin ng chance. Saka bakit gano'n nagagalit sila kay Jada tungkol dun sa tanong kung nagigaw sa kanya itong si Seth Fedelin? Oo nga. Iba naman ang pala ang boyfriend itong si, ano? Hindi ko nga mag-get si Iba. Ano ba yun? Ba't ang kwento? Ang boyfriend naman itong si Francine ay taga GMA. Oh, ay, baguhan, ano pangalan? Si Rahil. Rahil daw. Ay, baka naman kasi ito siya, nag-ano siya. Baka meron siyang iba palabas, meron siya, parang kusi sila kasi yung love team eh. Ay, ayun na. So, ibig sabihin, kahit sino na mapalapit din itong si Seth Fedelin, parang si Blight, kaaway din niya. Hindi tama yun, magkakasama kayo sa industriya, dapat nagkakaintindihan kayo. Tumabi lang sa kaaway mo, kaaway mo na rin, at kailangan mong kumbinsin na away na rin yung kaaway mo. Mali. Ano to? Mali yun. Diba? Maling. Alam ba, isang napakalinaw ah, hindi ba nagkaroon ng issue sa pagitan ni Jessica Seragos, ni Rufa May Quinto? Alam mo, kahit kasama namin sa retrato, kachikahan si Rufa May, never kaming sinita ni Jessica na, bakit close kayo kay Rufa May? Meron kaming issue. Walang ganun. Wala. Diba? Kaya nako, basta isang araw lilipas din ito, pagtatawanan lang to ni Jada. Basta mag-enjoy lang kayo mga kabataan. At saka walang masama sa pakikipaglaban sa katotohanan. Yun lang yun. Okay? Diba? Ayon pa sa inilabas na official report mula sa Inquirer.net sa kanilang official website, Jada Abansado says currently not on speaking terms with BFF Francine Diaz. Ex-celebrity best friend Jada Abansado and Francine Diaz are currently not on speaking terms after the former shared that they had misunderstanding. Matagal na rin po kaming hindi nag-uusap. Yung huli po siguro naming pag-uusap nung birthday niya po, nung binati ko siya in private. Meron rin pong nangyayaring hindi pagkakaunawaan sa aming dalawa. Kumbaga, nagkaroon rin po ng disagreements. Abansado shared in a recent interview on with talk show host Christy Permin for her blog. The Right Lover Wrong Time singer addressed the rumor that the origin of their misunderstanding was because of Andrea Brillantes, who is the former love team of Seth Fedelin, Diaz's current on-screen partner. Totoo po na nagkasama po kami ni Blight Brillantes sa isang party. Parang nagkataon lang rin po talaga kasi co-host siya ng party na yon. Nag-picture po talaga kami kasi maliit lang naman po ang mundo ng showbiz, she said. In respect to the events sa ngayon po, hindi ko na po i-elaborate ang mga detalye. Pero ito na lang po ang sasabihin ko. Yung picture po namin ni Blight, importante po na nakikisama po ako sa lahat ng tao sa industriya. Nagkaroon rin po ako ng konting backlash sa post na yon, added the singer. Meanwhile, when asked if Fidelin tried to court her, Abansado replied with no comment. Over the years, Abansado and Diaz have been openly discussing their friendship in interviews as well as frequently posting each other on social media, especially during special occasions like their birthdays. My ride or die heart emojis with every birthday post I made for ya. I've been said practically everything I've wanted to, but I'll continue to say time and time again. All I want for you is all the happiness in the world and for you to make choices that will be best for you. Praying emoji, happy birthday bestie, I love you, wrote Abansado in one of her birthday's posts for Diaz. Diaz have yet to comment on Abansado's interview. Meanwhile, Brillantes is currently attending the Coachella Music Festival in California. End quote. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go!